sa sambahing tunay. Ang buhay ko sa'yo ilalaan, sa'yo ilalaan, O Diyos, tanging sa'yo lamang ang papuri.
pampapuri po ay para sa Panginoon. Thank you.
papuri po'y para sa Panginoon. Morning. Ayan. Sige po, tayo po ay magpapasimula na sa ating pong gawain. At iniimbitahan ko po yung mga kapatiran na nandito po. At tayo po lahat ay tumayo.
At isang mapagpalang umaga din po sa mga kapatiran po natin na nakasama po natin ngayon online. Dahil sa isang maulang umaga ay sila po ay kasama natin online. Yan. Yung iba ay sanay kasama rin po namin kayo na handa na rin po na magpuri at sumamba sa umagang ito. Amen po ba yon? Handa na po ba tayo sa ating pong pagsamba? So, yan. Kahit yung marami po tayo nakikita pang bakante at panalangin po natin yung ating pong mga kapatid na hindi po natin kasama ngayon, yung mga kapatiran po natin na kasama natin online, at yung mga kapatiran po natin na papunta pa lamang po na sa kayo nga, nakabila ng maulan ang araw po na ito, ay makarating sila ng ligtas at payapa sa ating pong pagsamba sa umagang ito. Amen? Amen. Siguro po, ayan, bago po tawagin yung ating po magbibigay ng scripture sa umaga na ito, isang pagpapalang umaga lang din po ang aking pong naramdaman sa umagang ito. Doon sa devotion namin kanina, meron lang akong biglang siguro ano lang sa akin ng Panginoon is kung babasahin natin yung mga ginawa ng Panginoon, yung mga parables niya, yung mga miracles niya, makikita natin doon yung tumatak sa akin, yung three words na very powerful na sinasabi ng Panginoon. Your faith has. Kumbaga, sa atin, irerelate natin sa ating pong buhay based doon sa mga ipinakita ng Panginoon kung gaano siya kadakila bilang isang Diyos. Diba? And sa atin, yung salita na yon, marami tayong pwedeng idugtong doon. Diba? Na kung saan, doon sa mga pagbinasa natin, yung mga miracles ng Panginoon, your faith has, diba? Yung makikita natin, yung pagpapagaling ng Panginoon sa mga may sakit, your faith has healed, diba? Your faith has healed your son, di ba? Tapos yung pansinin natin, yung babae na sa dami ng tao na bigla na lang may humawak sa laylayan ng damit ng Panginoon, na alam niya na ang Diyos ay tunay na Diyos na makapangyarihan, na nagpagaling sa Kanya. At pakikita natin yun. And ganon din sa ating pong buhay. Yung pananampalataya natin, our faith has bring us here. Amen. Diba? Sa anumang kadahilanan natin sa ating pong buhay, hindi lang dahil Sunday ngayon, kailangan natin magsimba. Ito ay kadahilanan yung pananampalataya natin sa ating Diyos. Diba? Yung pananampalataya natin sa ating Diyos kung bakit tayo naririto. Hindi lang dahil kailangan natin magpa-attendan sa ating pong pastor, magpa-attendan sa ating pong iglesia, hindi lang dahil makita natin yung mga kapatiran natin. Yung ating pong pananampalataya nagdala po sa atin dito upang purihin natin siya, sambahin natin siya, dakilain natin siya sa araw na ito. Amen po ba yon? Hindi dahil minsan, papansin natin, yung iba hindi natin nakikita, yung iba konti lang ang umaaten. Hindi yun yung dahilan para hindi natin purihin ang Panginoon. Hindi yun dahilan para tumigil tayo na magsimba. Hindi yun yung dahilan upang pumunta tayo sa iglesia, sumamba tayo sa Panginoon. Pagkos yung pananampalataya natin ang nagdadala sa atin dito sa iglesia upang taas natin ang pangalan ng Panginoon sa ating buhay. Yung pananampalataya natin ang nagbibigay ng kalakasan sa atin sa araw-araw. Yung pananampalataya natin kung bakit tayo ay nagpapatuloy sa ating buhay. Amen po ba yun? Kaya po sa umagang ito, dahil dun sa pananampalataya na meron tayo na natagpuan sa ating Panginoon, ito po yung magiging dahilan
upang pupurihin natin ang ating pong dakilang Diyos na buhay sa umagang ito. Amen? Amen. Sige nga po, palakpakan natin ang ating pong Diyos sa umagang ito. Ibigay natin yung the best na pagsamba, yung the best na pagpupuri sa dakilang Diyos na ating pong sinasamba sa umagang ito. Sige po, sa ating pong scripture reading, tawagin ko lamang po si Sister Marstel. Ayan, so isang maulan po, ngunit punong-puno ng pagpapala na araw sa ating lahat. Tama po ba? Ayan, so yung pagising lang po natin ngayong araw na to, na tayo ay malakas at wala po tayo sa banig ng karamdaman, ay isa pong malaking pagpapala sa Panginoon. Diba? Lagi po nating isipin na pribilehyo na tayo ay nakakapagpuri pa sa Panginoon sa kabila ng mga struggles na nararanasan natin, diba? Karapat dapat lang na ibalik natin yung pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon tuwing araw ng Linggo. Sige po, samahan niyo ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon sa Psalms 150 verses 1 to 6. So sabi po dito, mga kapatid, praise the Lord, praise God in His temple, praise Him in heaven, His strong fortress. Praise Him for the great things He does. Praise Him for all His greatness. Praise Him with trumpets and horns. Praise Him with harps and lyres. Praise Him with tambourines and dancing. Praise Him with string instruments and flutes. Praise Him with loud cymbals. Praise Him with crashing cymbals. Everything that breathes, praise the Lord. Praise the Lord. So, kung papansinin po natin dito, sinasabi dito na purihin po natin ang Panginoon. So, maraming paraan na binanggit dito kung paano natin pupurihin ang ating Panginoon. Pero sa panahon po natin ngayon, hindi lang naman tayo magpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtugtog, di ba? Sabi nga, yung lahat ng bagay na ginagawa natin is paraan din po ito ng pagpapakita ng pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya i-grab po natin yung opportunity na nandito po tayo na makapagbigay po tayo ng pagpupuri sa Kanya. Huwag po tayong mahiya na pumalakpak, di ba? Yung pagsambit ng mga kanta natin, hindi naman natin ito in-offer sa mga katabi natin eh. Ang importante, yung puso po natin ay nagagalak at masaya tayo na makapagbalik po tayo ng papuri sa Panginoon. Sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya sa buhay natin, karapat dapat lang na papurihan natin ang Panginoon dun sa mga bagay na ginagawa niya sa ating buhay. Hindi nga natin mabilang eh, di ba? Sometimes, lagi natin sinasabi, hindi natin deserve yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa atin. Pero ang Lord deserve niya na papurihan sa anumang oras, sa anumang pagkakataon ng ating buhay. So, hindi maganda yung panahon, pero pinili pa rin natin. Hayaan natin na ang buhay natin ay mag-init sa pagpupuri sa araw na to, di ba? Malamig yung panahon, pero yung pagnanais natin na makapagpuri pa rin sa Panginoon, hindi yan reason eh, di ba? Sabi nga natin, minsan kapag may gusto tayong gawin, kapag gusto talaga natin, marami tayong paraan. So, yung mga excuses natin, ano na lang yan minsan. Pero, salamat sapagkat meron tayong paraan pa rin upang tayo ay makapagbalik ng pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Yes, Lord. Father God, purihin ka nga lamang, Panginoon. Kayo lamang, Lord God, ang maitaas sa araw na ito. Salamat sapagkat patuloy, Panginoon, na nararanasan namin, nararamdaman namin ang inyong mapagpalang galaw sa buhay ng bawat isa. Lord, sa mga hindi pa po namin
kasama, Lord, sa araw na to. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Sa mga kasama po namin via online, Lord God, patuloy pa rin, Panginoon, na kayo ang maramdaman at maranasan nila sa pagkakataong ito, sapagkat kayo ang Diyos na buhay at patotoo sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Lord God, purihin ka lamang po, Panginoon, at kayo ang maitaas, Panginoon. Sa aming pong pastor, Lord, na magbabahagi ng inyong salita, patuloy lamang po, Panginoon, na pangunahan niyo po siya, Lord, ang inyong banal na spirito, Panginoon, nang mag-guide sa kanya, Lord, to share your word, Panginoon, at makapagbigay, Panginoon, ng kalakasan sa buhay ng bawat isa. Maraming maraming salamat nga po, Panginoon. Purihin ka lamang po, Panginoon, sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Busog na po tayo sa mga encouragement po ng ating mga kapatid kaninang umaga. So let's proceed with our worship. And siguro ito lang po yung maishashare ko before po tayo manambahan sa Panginoon. Katulad po ng nabanggit ni Ate Tel, hindi lamang po sa pagtugtog or pag-awit po na nag-glorify natin ang Panginoon. And this is a great reminder for everyone na every time po na nag-worship tayo, let's be mindful na hindi po tayo nadadala ng emotion just because we are facing something na situation. Pero hayaan po natin, kaya po tayo nagiging, namumove po tayo dahil po sa truth na kinakatagpo po tayo ng Panginoon through worship. So again, wag po natin tignan yung empty chairs na nakikita po natin ngayon. Tingnan po natin yung fullness po ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Amen. Sige nga po, I'm praying and I'm encouraging everyone po na sandali po tayong manahimik. And let's prepare our hearts po na kausapin po natin ang Panginoon na before po tayo mag-worship sa Kanya, ang puso po natin ay talagang sa Kanya nakatuon, hindi po sa mga naiwan po natin, hindi po sa mga bagay na pwede mag-stumble po sa atin at the moment. Hallelujah. Sige nga po, minsan papalakpakan po natin ang Panginoon ngayong araw na to at salubungin po natin ang Kanyang presensya po na may galak sa ating pagsamba. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Araw-araw ka naming pupurihin, Panginoon. Sa kahit anong sitwasyon ng aming mga buhay, Ikaw ay dadakilain, O Diyos. Sarap talagang puri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla.
at wala na pong masasarap pa, kundi pumabad po, Panginoon, sa inyong mga salita, sa inyong presensya. O Diyos, pupurihin ka, Panginoon, ngayong araw na to, sasambitin ang iyong mga kabutihan, O Diyos. Ay sarap-sarap pa.
Lord, gusto po namin ngayong araw na to na makita niyo po yung aming mga puso na parang usa, Panginoon, na uhaw po, Panginoon, sa inyong presensya, Panginoon. For the whole week, Panginoon, we are busy, Panginoon, sa mga regular routines po namin. And this is the only time, Panginoon, na meron po kaming personal na paglapit po sa inyo. Kaya hayaan niyo po ang aming mga puso ay tignan niyo, Panginoon, sa mga oras na to, Panginoon, at makita niyo po na wala po kaming ibang desire, Panginoon, kundi maranasan ka, Panginoon, at patuloy kang makasama, Panginoon. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahang nakamit sa piling mo. Kapayapaan sa'yo, Panginoon. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kamit sa piling mo. Sambahin po natin ang ating Panginoon. Wala nang hanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa aming
sambahin natin ang Panginoon. Wala nang itaas po natin ang ating mga tinig para sa ating Panginoon. Wala nang nanaisin pa kundi mamalagi sa pili mo, aming Ama. Sa iyong presensya lang, Panginoon, kami po ay may kapayapaan, Panginoon. Wala nang papantay sa iyo. Ng puso ko'y kaya ang naisin ng puso ko. Let's declare. Kaya ang naisin ng puso ko'y kaya ang naisin ng puso ko'y sa pong ibang naisin ng aming mga puso, Panginoon, kundi magpahinga, Panginoon. Magpahinga po sa inyong presensya, Panginoon. We are exhausted, Panginoon, sa marami pong bagay sa aming buhay. Gusto po namin ipagpasalamat ngayong araw, Panginoon, yung pagsama mo, Panginoon, sa araw-araw sa amin. At tunay nga, Panginoon, na hindi po may kakaila yung katapatan mo sa aming buhay. Despite, Panginoon, ng aming pong mga stubbornness, Panginoon, despite po ng aming mga kakulangan, Panginoon, despite po, Panginoon, na hindi po kami makapagbalik sa inyo, Panginoon, ang nararapat, Panginoon, you remain, Panginoon, faithful, Panginoon, and good, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya sa araw na to, Panginoon, hayaan niyo po, Panginoon, whatever, Panginoon, na meron kaming meron sa aming mga puso, kayo po ang mag-mend, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. At patuloy po itong maayos, Panginoon, sa araw-araw. Hayaan nyo, Panginoon, na magsilbi po itong rest, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Rest sa inyong presensya. Rest po sa aming Diyos, Panginoon. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri't pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo, pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri't pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Sambahin po natin ang ating Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Oh, ikaw lang
katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Wagas ang pag-ibig mo, Diyos, pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalatin ka. Hallelujah, Panginoon, purihin ka, O Diyos, Panginoon. Kay buti mo sa akin, oh, kay buti mo, ikaw lamang ang tangi kong sasabahin. Kailan pa man, noon ngayon, kailan.
Panginoon, simula pa noon, ngayon, hanggang sa susunod na panahon, Panginoon, mananatili ka pong tapat, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Panginoon, sa inyong mga anak, Panginoon, ay hindi po magbabago, Panginoon. Ikaw lamang po yun, Diyos, ang namin, Panginoon, na meron pong ganong characteristic, Panginoon, na never nyo pong binago, Panginoon, yung pag-ibig nyo sa amin, Panginoon. Kaya dalangin namin, Ama, sa umagang ito, Panginoon, wala po kayong makita kundi yung mikpo na puso namin, Panginoon. Yung puso po namin na nag-humble down sa inyong presensya, Panginoon. Yung puso po namin na nagsasubmit sa inyo sa maraming kalooban nyo sa aming mga buhay. At kasama po dito, Panginoon, yung tamang puso po namin ng pagsamba, Panginoon. Again, Panginoon, gusto po naming i-acknowledge, Panginoon, na we are crying not because of the situation we have. We are crying because of your goodness, Panginoon. Because of your grace, Panginoon, na patuloy pong kumikilo sa aming mga buhay. Because of your faithfulness, Panginoon. At wala po kaming masambit na anything pa, Panginoon. Dahil wala, indescribable po kayo, Panginoon. Hindi po mapapantayan, Panginoon, yung pag-ibig niyo po sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat niyo sa amin sa araw-araw. We are still alive, Panginoon. May panibagong araw po kayong ibinigay sa amin. May opportunity po kayo na hinain sa amin para maibalik po sa inyo ang tamang pagsamba. Sa lahat po, Panginoon, ang kasama po namin dito, sa mga naka-tune in po sa Facebook Live, at lahat po ng iyong mga anak na sumasamba ngayong araw, Lord, katagpuin niyo po ang bawat isa sa pinakamalalim po naming pangangailangan, Panginoon. Pero hayaan niyo, Panginoon, na wala pong maging desire ang inyong mga anak, kundi papurihan ka muna, Panginoon, bago humingi, Panginoon, bago mag-ask ng anything, Panginoon. Papurihan ka muna, Panginoon. Pasalamatan ka muna, Panginoon. Maraming salamat po. Gayun din po sa aming pastor this morning, Panginoon. Yung wisdom po, we know, Panginoon, na kung may titingnan na marami pong latay sa likod, isa po siya, Panginoon. And we are very grateful kasi you turn his wounds into wisdom and testimony. Hayaan niyo, Panginoon, na kayo po ang mag-shine sa kanyang buhay, patuloy niyo po siyang itago sa inyong likuran, at patuloy niyo siyang i-inspire, Panginoon, to do more for you, to do more for your glory, Panginoon, at ma-impart po sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita with humbleness, Panginoon, with love, Panginoon, kung meron pong teaching ng correction, Panginoon, sa aming mga buhay. Ganun din po sa amin na magre-receive po ng iyong mga salita. Ihandaan niyo po ang aming mga puso, Panginoon, na makatagpo niyo po kami sa inyong mga inspiration, your word, Panginoon, at may apply po namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. At kayo po ang patuloy na maging driver po, Panginoon, ng aming pang-araw-araw. Maraming salamat po. Minsan pa, Panginoon, we just want to bring you back the glory and honor and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Morning.
Hello, hello, ayan, testing. Okay, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa atin pong gawain at sa bahaging ito, atin pong ipagpapatuloy ang pag-aaral po ng salita ng Diyos. So, ang lahat po ay inaanyayahan na mag-settle down upang mapasimulan po natin ang atin pong pag-aaral sa salita po ng atin pong Panginoong Jesucristo. Amen? Sige po. Sa inyo po mga Biblia ay muli samahan po ninyo ako sa aklat po ng Mark, sa Book of Mark, at ipagpapatuloy po natin ang study series po natin sa aklat po na ito. So ngayong umaga, tayo po ay magpapatuloy sa ikapitong bahagi po ng atin pong outline sa atin pong study series sa Book of Mark. Noong nakarang Sunday ay pinag-aralan po natin ang chapter 7 verse 1 hanggang verse 23 about the controversy with religious leaders concerning defilement. So, ito po yung controversy muli na hinarap ng Panginoong Jesucristo laban po sa mga Jewish leaders na nagsasabi ng mga bagay na nakakapagpabulok sa tao. Ito po yung controversy that tells us that hindi naman po yung pumapasok sa bibig ng tao ang nagpapadumi sa tao, kundi ang lumalabas dito sapagkat ito ay nagmumula sa kanya pong puso. So ngayon ay magpapatuloy po tayo sa susunod po na bahagi nito sa chapter 7 verse 24 hanggang verse 30. Ito po ay ang pagpapagaling ng Panginoong Jesucristo sa isa pong Gentile, sa anak po ng isa pong Gentile woman o sa isang babae pong hintil. Siya po ay isang Syrophoenician woman sapagkat siya po ay nakatira po sa labas po ng Jerusalem. So, please be with me mga kapatid in chapter 7 verse 24 to 30. At ito po ang atin pong pamagat ng atin pong pag-aaral, The Cure of the Syrophoenician Woman's Daughter. It's all about the faith of the non-Jewish woman, ang pananampalataya ng babaeng hindi Hudyo. Okay, samahan po ninyo ako, babasahin ko po sa ang salita ng Diyos version, at ito po ang sinasabi, Umalis si Jesus mula roon at pumunta sa mga lugar na malapit sa Tyre. Pagdating niya roon, tumuloy siya sa isang bahay. Ayaw sana niyang malaman ng mga tao na naroon siya. Pero hindi rin niya ito naitago. Sa katunayan, nalaman agad ito ng isang ina na may anak na babaeng sinaniban ng masamang espiritu. Ang babaeng ito ay taga-Phoenicia, nasakop ng Syria, at Griego ang kanyang salita. Pinuntahan niya agad si Jesus at nagpatira pa sa paanan nito at nagmamakaawang palayasin ang masamang espiritu sa kanyang anak. Sumagot ang babae, Tama po kayo. Kulang po yung nakuha ko po na text, kaya samahan na lang po ninyo ako dito sa akin pong babasahin. Sabi dito, pinuntahan niya agad si Jesus at nagpatira pa sa paanan niya. At nagmakaawang palayasin ang masamang espiritu sa kanyang anak.
Pero sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan. Hindi po siya nakikita sa screen, ano po? Yan. Anyway, samahan po ninyo ako sa inyong mga Bible dahil kulang po yung verses na nakikita po ninyo dyan. Sabi dito sa verse 27, wala yung verse 27 dyan. Pero sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan, dapat munang pakainin ang mga anak dahil hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso. Verse 28, sumagot ang babae. Tama po kayo, Panginoon, pero kahit mga aso sa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga mumo na nilaglag ng mga anak. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, dahil sa sagot mong iyan, maaari ka nang umuwi. Lumabas na sa anak mo ang masamang espiritu. Umuwi nga ang babae at nadatna ng anak niya sa higaan. At wala na nga ang masamang espiritu sa kanya. Ayan, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, una tingin sa lahat ay nagpapasalamat po kami sapagkat sa kabila po ng hindi po magandang panahon ay dinala po ninyo kami, Panginoon, sa lugar po na ito, sa amin pong pananambahan ng payapa at ligtas, aming Diyos. Dalangin po namin ang mga kasamahan po namin, mga kapatiran na ngayon po ay hindi po nakarating dahil po sa masamang panahon po na ito, na sila po ay inyo pong payapain at ilagay po sa isang ligtas po na kalagayan. At sa umaga pong ito, hinihingi po namin, O God, ang patuloy po ninyong patnubay sa amin pong pag-aaral ng inyo pong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, na ang inyong banal na Espiritu Santo ay patuloy po na magturo po sa amin, aming Panginoon, ng mga bagay na dapat po naming panghawakan at patuloy po naming pagbasihan, Panginoon, ng amin pong mga lakad sa buhay. Turuan po ninyo kami ng isa pong direksyon kung saan patungo sa inyo pong mabuting kalooban, aming Ama. Ang inyo pong mga salita, ang ilaw at gabay sa amin pong mga paa. Kaya kami po ay umaasa na sa patuloy po naming pagtingin sa inyo pong mga salita ay matatagpuan po namin, Panginoon, ang isang maayos po na direksyon sa buhay, aming Panginoon. At ang bawat isa ay umaasa lamang po sa lubos po ninyong pagpapala. Sa inyong mayamang grasya, kami po ay patuloy po na umaasa. Salamat po, pagpalain po ninyo ang bawat makikinig ng inyo po mga salita. Salamat po, O Diyos. Ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Patuloy po tayong magpasalamat po sa Diyos sa isang mabuti po nating kalagayan sa umaga pong ito. So today, mga kapatid, ay pag pinag-aaralan natin muli ang isa pong event na very significant po sa ministry ng Panginoong Jesucristo, at ito po ay bahagi ng mga paraan na ginagamit po ng Diyos upang turuan po niya yung kanyang mga disciples. Kaya sa umaga pong ito, umaasa po tayo na ang pagtuturong ito ng Panginoon sa mga alagad ay isang pagtuturo din na atin pong matututunan sa atin pong kapanahunan. Dito po sa kwentong ito, patungkol sa pagpapagaling ng Panginoong Jesucristo sa anak ng isang Gentile woman, makita po natin dito ang katuparan po ng purpose ng Panginoong Jesucristo na kanya pong ipinahayag doon po sa mga nakaraan po nating pag-aaral, kung saan ang nais po niya ay
ipahayag ang salita ng Diyos o ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, ipahayag ang pagdating ng kanya pong kaharian sa mga Hudyo, at iparating ang Ebanghelyo ng Kaligtasan hindi lang sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hintil. Dito po sa kwentong ito ay makikita po natin na mula po sa Capernaum o sa Genesaret, yung huli po nating pag-aaral last Sunday, kung saan doon po sa mga nakaraang Sunday, nakita po natin ang mga himala na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa Genesaret, sa mga taong patuloy po na sumusunod sa Kanya upang pagalingin ang kanilang mga may sakit. At dito po sa Capernaum, kung saan nakaharap naman po niya ang mga Jewish leaders na tinugon niya o kanyang ipinaliwanag ang isang controversy na sinasabi nito mga Jewish leaders na ito na hindi sumusunod sa tradisyon itong kanyang mga alagad sa pamamagitan nang hindi nila paghuhugas ng kamay bago sila kumain. Sapagkat sa kanila pong paniniwala, ito ay paglabag sa kanilang tradisyon o sa kanilang nakaugalian na natutunan mula sa mga ninuno nila in the Old Testament time. And they believe na dahil dito ay nadidefile o nabubulok ang kanilang pagkatao dahil sa mga maruruming maaaring nahawakan ng kanilang mga kamay at isusubo nila sa kanila pong pagkain. Dito ay pinaliwanag ng Panginoong Jesucristo ang pagkakamali sa pagkakaunawa ng mga Hudyo kung ano ba talaga ang totoong nagpapabulok sa pagkatao o sumisira ng kanyang spiritual na buhay sa harapan ng Panginoon o sa harapan ng Diyos. At doon nakita natin ang itinuro ng Panginoong Jesucristo na hindi ang mga bagay na ating kinakain ang nagpapadumi sa atin, kundi ang mga bagay na lumalabas sa ating mga puso sa pamamagitan ng ating mga labi na nagmula sa puso. Kaya doon ay nakita natin ang intention ng Panginoon kung bakit niya ito ipinapaliwanag sa mga Hudyo is para maunawaan ng kanyang mga readers o ng mga mambabasa ng aklat ng Marcos na mga Roman believers, yung kanilang katauhan o kalagayan sa harapan ng Panginoon. Sapagkat dito sa paniniwala ng mga Hudyo, ay guilty itong mga Roman believers na to kasi hindi nila ugali ang maghugas ng kamay. Hindi nila ugali ang mga tradisyon na sinusunod ng mga Hudyo na inaakala nila na yun ang nagpapabanal sa kanila. Kaya guilty itong mga Roman believers na to, itong mga Gentile believers na to. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng Panginoong Jesucristo, naaabot niya yung pangangailangan ng kaliwanagan nitong mga Gentile o ng mga Roman believers na ito patungkol sa kanilang kalagayan sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Na hindi sila marumi dahil dahil sa kanilang pagkain sa pamamagitan ng kanilang maruruming mga kamay, kundi sila ay nagiging marumi dahil sa pagkabulok ng kanilang mga puso. At 'yon ang nais na maunawaan ng Panginoong Jesucristo sa mga mananampalataya. Na ang tradisyon o ang kinaugalian ng mga Hudyo ay hindi final authority ng kanilang relationship sa Diyos o ng kanilang spiritual na kalagayan sa harapan ng Diyos, kundi ang final authority ay ang salita ng Diyos. Kaya doon ay makikita natin ang pag-abot na ng Panginoong Jesucristo sa mga tao sa labas ng bayan ng Jerusalem o mga non-Israelites, non-Jewish people. Makita natin doon ang pag-abot na ng Panginoong Jesucristo sa mga Gentiles upang maranasan nila ang pagliligtas ng ating Panginoon. So dito po sa mapa na to, makikita po ninyo
kung nasaan po ang Tyre, kung saan nabasa po natin kanina na nandito ang Panginoong Jesucristo, na umalis na po siya dito sa Capernaum at pumunta na po siya dito sa Tyre. Ito po ay ang bayan po ng Israel. Nasa labas na po siya ng bayan po ng mga Hudyo. Nasa Tyre at nasa Sidon na po nagmi-minister ang Panginoong Jesucristo. He is now going out of his Gentile missionary journey. So, kaya itong atin pong pag-aaral sa umaga pong ito ay naaangkop ito bilang karugtong sa ministeryo ng Panginoong Jesucristo sa pag-abot po sa mga Gentiles. Kaya significant ito sa buhay po natin dahil tayo po ay mga Gentiles. So makikita po natin dito kung paano tayo inaabot ng ating Panginoon sa ating kalagayan. So dito po sa verse 24, ang sabi po dito, from there, ang ibig sabihin, umalis na po ang Panginoong Jesucristo doon sa kanyang dating kinalagyan o sa dating lugar. Doon sa nakaraang pag-aaral natin noong Sunday, siya ay nasa Capernaum at hinarap po niya yung mga controversy po na ibinabato sa kanya ng mga Jewish leaders. At ang sabi dito, from there, he arose and went to the region of Tyre and Sidon. So, nandito na po ang Panginoong Jesucristo sa Tyre. At dito po sa Sidon, dito na po siya nagmi-minister. So, ang sabi dito, he entered a house and wanted no one to know it, but he could not be hidden. Ang sabi nga doon, pumasok siya sa isang bahay upang ang desire niya ay maging private. Magkaroon siya ng privacy. Hindi niya nais na malaman ng mga tao na nandoon siya. Katulad nung kanyang paglayo sa mga tao matapos na magpakain siya ng maraming mga tao sa pamamagitan ng limang tinapay at ng dalawang isda. Ngunit kahit lumalayo na ang Panginoong Jesucristo, pumunta, nakarating na siya dito sa Genesaret sa pagnanais niya na lumayo sa mga tao, ngunit patuloy pa rin ang pagsunod ng mga tao dahil sa kasikatan ng Panginoong Jesucristo at sa mga himala na kanyang ginawa. Kaya dito sa kanya pong pagpunta po sa Tyre, ang kanya pong purpose is to have privacy in order to instruct his disciples upang patuloy niyang maturuan ang kanyang mga disciples privately. So malayo na po ito mula sa Capernaum. About 40 miles na po ang layo po nito. Subalit ang sabi dito, but he could not be hidden. Hindi po makapagtago sa mga tao ang Panginoong Jesucristo. Kaya dito po sa Tyre ay meron na naman po mga tao na nakasunod po sa atin pong Panginoong Jesucristo. Sa kanya pong paglayo, nais po niya ng privacy, hindi po niya nais na magkaroon muna ng public ministry, pero yung desire po niya na yon ay paulit-ulit po na hindi po nangyayari dahil hindi po niya maitago ang kanya pong sarili sa mga tao. Siya po ay sobrang popular at sinusundan po siya ng mga tao upang ilapit sa kanya ang mga tao, ang mga kamag-anak, ang mga kapatid nila na may karamdaman upang makalapit sila at makaranas, makasaksi ng himala ng Panginoong Jesucristo. Kaya sa verse 25, ang sabi dito, for a woman whose young daughter had an unclean spirit heard about him and she came and fell at his feet. So isa po sa mga babae sa lugar po na yon ay nalaman na siya ay nandoroon. At ang babaeng ito ay merong anak na demon possessed with an unclean spirit. At ang sabi dito, she came and fell at his feet. So lumapit po ang babaeng ito sa Panginoong Jesucristo at humingi po ng pabor sa Panginoon. Ang sabi po sa verse 27 sa Tagalog, sa verse 26, sabi dito,
Ang babaeng ito'y taga-Phoenicia, nasakop ng Syria at Griego ang kanyang salita. So meaning Greek itong babaeng ito, hindi siya Hudyo. Pinuntahan niya agad si Jesus at nagpatira pa sa paanan nito at nagmakaawang palayasin ang masamang espiritu sa kanyang anak. So yun po yung ano, yun po yung sumalubong sa Panginoong Jesucristo sa kanya pong pagpunta dito po sa Tyre. Mga tao na naghahabol po sa kanya at isang babae na may anak na demon possessed at nagmamakaawa sa kanyang paanan upang ito ay kanyang pagalingin. So, hindi po nagkaroon muli ng privacy ang Panginoong Jesucristo to teach His disciples because the people keeps on following Him. Sabi dito sa verse 26, the woman was a Greek, so isang Gentile, a Syro-Phoenician by birth, and she kept asking him to cast the demon out of her daughter. So, ano po ang sagot ng Panginoong Jesucristo sa hiling at pakiusap ng babaeng ito? Yan, isang Canaanite woman daw itong babaeng ito according to Matthew. At ganito ang kanyang sinasabi, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is miserably possessed by a demon. So, ngunit ano ang sagot ng Panginoong Jesucristo? Ang sagot ng Panginoong Jesucristo ay ito, but Jesus said to her, let the children be filled first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Nais ko pong basahin po sa Tagalog para mas karoon po tayo ng mas malapit po na kaunawaan. Sabi po sa verse 27, pero sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan, dapat munang pakainin ang mga anak. So listen to this, mga kapatid. So importante na maintindihan po natin itong verse po na ito sapagkat ito po ay isang talinghaga o kasabihan na sinagot ng Panginoong Jesucristo sa request ng babaeng ito. Ano ito? Ano itong kasabihan na ito o talinghaga na ito, parable na ito? Isang figure of speech. Sabi niya, ibig sabihin, hindi literal ang point ng Panginoong Jesucristo rito sa mga salita na kanyang sinasabi, katulad sa salitang aso. Sabi dito, dapat munang pakainin ang mga anak dahil hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso. So, yan po yung ano, yan po yung sagot ng Panginoong Jesucristo. Reluctant po yung response ng Panginoon. Ibig sabihin, wala pong pagnanais na tugunin ng Panginoong Jesucristo ang Gentile woman na ito. So, hindi po nais tugunin ng Panginoon ang request ng babaeng ito. Kaya yung kanyang sagot ay isang talinghaga, which is inappropriate. Hindi po, parang hindi po karapat dapat ito sabihin ng Panginoon. Sapagkat dito para bang ikinukumpara ng Panginoon ang babaeng ito sa isa pong aso. Pero hindi po yun derogatory o alipustain. Ang babaeng ito, ang point ng Panginoong Jesucristo ay hindi po upang alipustain ang babaeng ito sa paghahalintulad sa kanya sa isang aso. Ito po ang gustong maunawaan ng Panginoong Jesucristo, hindi lang ng babaeng ito, kundi ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga readers, tandaan natin. Itong mga himala na nasasaksihan po ng mga disciples ay intentional or way, paraan ng Panginoong Jesucristo upang turuan po niya ang kanya pong mga alagad. Kaya bukod po sa mga himala na nakikita po ng mga alagad, meron pong private po na lesson na ibinibigay po sa kanila ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga lumalayo ang Panginoong Jesucristo sa crowd
Dahil gusto niya na magkaroon sila ng privacy ng kanyang mga alagad. Sapagkat hindi palagi naiintindihan ng mga alagad ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo. In the so many occasions or miracles na pinag-aralan po natin in the past chapters from chapter 1 hanggang chapter 6, paulit-ulit po nating nakikita yon na matapos na maganap ang mga himala, katulad ng pagpapakain ng Panginoon sa 5,000 mga tao, hindi kasama ang mga babae at mga lalaki sa bilang, ibig sabihin more than 5,000. Nasaksihan na nila itong himala na ito, ngunit pagkatapos noon, ay nagtatanong pa rin ang mga alagad, ano ang ibig sabihin ng Panginoon sa mga himalang ito? At nakita natin doon ang sagot ng Panginoong Jesucristo na nagsasabi, hindi nyo pa rin pala nauunawaan ang mga bagay na ito. Maging yung pagliligtas ng Panginoon sa mga disciples, nung ang mga disciples po ay makaranas po ng bagyo. At muli isang himala ang ipinakita ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang authority over the nature nung kanya pong patigilin ang bagyo. At doon, napaka liwanag na yung authority ng Panginoong Jesucristo sa pagpapatigil ng bagyo ay isang palatandaan na ang Panginoong Jesucristo ang siya pong anak ng Diyos, that He is God. Isa pang himala ang ginawa ng Panginoong Jesucristo nung siya po ay lumakad po sa tubig. Nangatakot na naman po ang mga alagad, hindi na naman nila naintindihan kung bakit si Jesus Christ ay nakakalakad sa tubig. Nung pinagaling ng Panginoong Jesucristo ang babaeng dinudugo at binuhay ng Panginoong Jesucristo ang anak na babae ni Jairus, hindi na naman naintindihan ng mga alagad ang mga bagay po na ito. Kaya ang Panginoong Jesucristo is always intending purposely to have a private session sa kanyang mga alagad. Dahil gusto niyang turuan, paliwanagan ang mga alagad na ito na patuloy po na sumusunod sa Panginoong Jesucristo. At dito, isang talinghagang muli ang mahirap na maintindihan na ibinigay ng Panginoon. Ano ito? Sabi dito, let the children be filled first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Yan po ay sagot niya dun sa babae. So, maaaring isipin po ng babaeng ito, ano ba naman to si Jesus Christ? Bakit parang ang tingin niya sa akin ay aso, itinatulad niya ako sa isang little dogs. So, ang salita pong dog ay isa pong derogatory words po sa Biblia. Dito po hinahalintulad po ang mga false teachers, ang mga unbelievers. At dito po sa larawan po na ito, makikita din po natin ang sitwasyon o ang kalagayan ng babaeng ito sa harapan ng Panginoong Jesucristo na nare-realize ng babaeng ito na ang tingin sa kanya ng Panginoon, which is his real situation, yung totoo niyang situation, dahil siya po ay isa pong Gentile, isa po siyang unbeliever, hindi po siya Jew, hindi po siya anak ng Diyos, hindi po siya kabilang po sa bayan po ng Israel. At yun po ay isang mababang kalagayan sa harapan po ng Diyos na maihahalintulad po sa level po nitong little dogs po na ito. Na ang babaeng ito ay walang rights, walang karapatan para humingi, mag-request ng anumang favor sa Panginoong Jesucristo. Yun po ang nilalarawan po ng talinghaga po na ito. Yung situation po ng Canaanite woman na ito, ng Gentile woman na ito, ng Syrophoenician woman na ito, na yung kanyang status
ay walang karapatan na humingi ng anuang pabor sa Panginoong Jesucristo. Na na mababa ang uri ng kanyang pagkatao. Hindi mataas ang kanyang status, ang kanyang level sa lipunan, o maaaring hindi maganda ang kanyang status sa buhay para bigyan ng pabor o maging reason upang ang Panginoong Jesucristo ay magbigay ng pansin sa babaeng ito. So parang outsider po talaga ang babaeng ito. Hindi po kabilang sa pamilya. Kaya inahahalin tulad po niya ang babaeng ito sa kanyang mga anak na kanyang pinapakain, na ang babaeng ito ay hindi kasama sa kanyang pamilya. So, tandaan natin, ang mga parables ay ibinibigay ng Panginoong Jesucristo bilang paghahalin tulad. So, ganito po hinahalin tulad itong babaeng ito, ang kalagayan ng babaeng ito sa harapan ng Panginoong Jesucristo. And alam niyo mga kapatid, we need to realize na ganun tayo sa harapan ng Panginoon. Sa harapan ng Diyos, ganun tayo. Wala tayong karapatan. We don't have rights to claim anything from God. We don't have a good status in life upang tayo ay bigyan ng favor o bigyan ng pansin ng Diyos. Hindi po maayos at maganda ang atin pong status sa buhay at wala po tayong may pagmamalaki sa harapan po ng Panginoon. Kaya, ang sabi po dito, let the children be filled first. So, yung favor po ng Diyos ay nasa kanya pong mga anak. At itong babaeng ito ay hindi kabilang sa kanyang mga anak. Isa po siyang unbeliever, isa po siyang Gentile. Hindi po siya nakatanggap po ng special favor na nakatulad ng favor na meron ang mga Hudyo, kung saan sila ay pinili ng Diyos upang kanyang maging sariling bayan at maging kanyang mga anak. That's why they are called the people of God. So, yan po yung situation na ipinapakita po nitong parable po na ito, na para bang itong babaeng ito, isang outcast, isang scavenger, wala po siyang anumang po pwedeng maipagmalaki sa harapan po ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, let the children be filled first. Hindi naman tama na ipakain o ibigay sa mga aso ang pagkain ng kanyang mga anak habang ito ay kumakain pa. So yan po ang situation po na ipinakita ng Panginoong Jesucristo. So, yun po yung sagot ng Panginoong Jesucristo dito po sa babaeng ito that represents that illustrates yung kanyang kalagayan sa harapan po ng ating Panginoon. Maganda na makita po natin ito, mga kapatid, as an illustration of our situation, bilang larawan po, picture ng ating kalagayan po sa buhay. Kaya pagdating po sa verse 28, sinasabi po ng Panginoon na hindi ka priority. Wala kang rights for anything from me. Yun po ang sabi po ng Panginoon. Kaya pagdating po sa verse 28, sumagot ang babaeng ito. Ano ang sagot ng babaeng ito? And she answered and said to him, yes, Lord, even the little dogs under the table eat from the children's crumbs. Maganda po yung sagot po nitong babaeng ito, di po ba? Ang sabi ng babaeng ito, pero sumagot siya. Sumagot ang babae, tama po kayo, Panginoon. Pero kahit sa mga aso, sa ilalim ng mesa, ay kumakain ang mga mumo na nilalaglag ng kanyang mga anak. So, sumagot po ang babaeng ito,
in the way kung paano sumagot sa kanya ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng isang talinghaga. At ito po ang magandang makita po natin sa point ng babaeng ito bilang laman ng kanyang sagot sa Panginoong Jesucristo. Una, sabi niya, "Yes, Lord. Yet even the little dogs under the table, yes, Lord," sabi niya. Ito ay pagtanggap ng babaeng ito, statement of acceptance ng babaeng ito na tama ang Panginoong Jesucristo, na wala siyang karapatan, wala siyang favor na dapat asahan, na siya isang mababang uri sa harapan ng Panginoon, wala siyang maipagmamalaki, wala siyang anumang claim of rights na po pwede niyang hingiin mula sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit, ang sabi doon, sa sagot niya, "Yes, Lord, yet even the little dogs under your table eat from the children's crumbs." Ano ang makikita po natin sa sagot ng babaeng ito? Ang makikita po natin sa sagot ng babaeng ito ay isa pong pananampalataya who is not willing to give up. Isang pananampalataya that is persistent. Isang persistent faith. Isang persevering faith. Faith that perseveres. Kahit nare-reject, nagpapatuloy pa rin. Kahit walang sagot na nakukuha positively ng nanampalataya at nagpapatuloy pa rin, nagpe-persevere. At itong sagot ng babaeng ito ay nagpapakita kung ano ang kanyang pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo. And this is what I want, mga kapatid, na palagi nating i-check sa ating mga sarili. Kung ang babae na ito ay merong persistent faith, kamusta naman ang ating faith? Kung ang babaeng ito don't accept rejections, kahit hindi favorable yung nangyayari sa kanyang buhay, ay nagpapatuloy pa rin siya sa kanyang pananampalataya, how about us? Kung ang babaeng ito, sa kabila ng mababa niyang kalagayan sa lipunan, wala siyang rights, wala siyang maipagmamalaki, o walang anumang mabuti na maaaring tingnan ang Diyos sa kanya upang bigyan siya ng favor, isang outcast, walang maaasahan, pero nagpapatuloy pa rin sa pananampalataya sa Panginoon. Why? Bakit ganun po ang babaeng ito? Ganun po ang pananampalataya ng babaeng ito dahil ang pagkakilala po niya sa Panginoong Jesucristo, si Jesus Christ, anak ng Diyos. Si Jesus Christ is the Son of God na hindi po pinaniwalaan ng mga Jewish leaders, na even yung kanya pong mga magulang, yung kanya pong mga kapatid, yung kanya pong mga pinsan, yung kanya mga neighbors, yung kanya mga friends sa Nazaret ay hindi po tinanggap yung kanyang pagpapakilala. That Jesus Christ is the promised Messiah na na-misunderstood ng mga Hudyo at nais siyang persahang gawing hari upang ilaban siya sa Roman Empire, sa gera, upang sila ay lumaya. Na si Jesus Christ ang Messiah na kanilang tagapagligtas at ang promised king sa kanilang kingdom.
Kaya sa preaching ng Panginoong Jesucristo, repent and believe because the kingdom is at hand. Ngunit, hindi tinanggap ng mga tao na kanyang purposely pinuntahan nung siya po ay bumaba dito sa lupa. Bakit po ipinanganak at bumaba ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa? It's no other than for these people. Para dito sa mga Hudyo na ito na nag-reject po sa kanya. Pero ang babaeng ito, ano ang pagkakakilala niya sa Panginoong Jesucristo? And that's the reason why she had a persistent faith. Why she had a persevering faith. Sapagkat ang pagkakakilala niya sa Panginoong Jesucristo is that Jesus Christ is the Son of God. And he believes in Jesus Christ na nanampalataya siya sa Panginoong Jesucristo na kaya siyang pagalingin ng Panginoon, yung kanyang anak. Na ang Panginoong Jesucristo ay may authority sa lahat ng bagay, sa demons, sa sickness, maging sa nature. At may authority above all the people. Kaya, ang babaeng ito, kahit nireject ng Panginoong Jesucristo niyang kanyang request, keep on pressing. Keep on persisting. Because her faith is a kind of a persevering faith. And that persevering faith is the genuine faith that saves a believer. Yun po ang pananampalataya po na nagliligtas. At ang sabi po dito ng babaeng ito, even the dogs under the table eats from the children's crumbs. Andun yung kanya pong hope. Andun yung kanyang belief, yung kanyang faith na siya ay hindi re-rejectin ng Panginoon. Na kahit ang aso, sabi niya, ay nakakakain din ng mga laglag na mumo mula sa plato ng mga anak. Nananampalataya siya na kahit ganun yung kanyang situation, na kahit mababang uri lang siya sa harapan ng Diyos, na kahit walang favor na ibinibigay ang Diyos sa kanya, kahit wala siyang karapatan, naniniwala siya sa abundance ng grace ng Panginoon. That the grace of God is abundant enough na kahit yung mga laglag na mumo ay makakain niya at siya ay mabubusog at siya ay gagaling. Ang babaeng ito did not expect any extravagant favor sa Panginoon. Sabi niya kahit breadcrumbs lang na nilalaglag mula sa plato ng mga anak ay pwedeng kainin ng mga dogs under the table. Tinanggap niya ganun ang kanyang kalagayan, ngunit malaki ang kanyang pananampalataya at ganap in full yung kanyang pagkakakilala sa Diyos, sa graciousness, sa abundance ng grace ng Panginoon. At sinasabi niya, "Yes, Lord, wala nga akong karapatan. Yes, Lord, andito ka nga para sa mga anak mo. Yes, Lord, wala akong pwedeng maging dahilan para bigyan mo ako ng favor. Yes, Lord, tama po kayo." Pero ang point ng babae dito ay isang punto de vista sa mata ng kanya pong pananampalataya. Na sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, na sa pamamagitan ng kanyang tunay na pagkakakilala sa Diyos, naniniwala siya na, "Yes, Lord, tama po kayo, hindi naman po may interrupt, hindi naman mababago ang purpose ninyo. Yes,
Nandito po kayo para sa inyong mga anak, sa inyong mga disciples. Hindi ko kayo, hindi naman kayo madi-disturb. Hindi ka naman madi-disturb, Panginoon, sa nais mong gawin in private sa mga disciples mo dahil yung, kahit yung laglag lang na mga butil ng tinapay o ng kanin ay enough na para sa akin. He believes in the sufficiency of grace. Kamusta po tayo sa atin pong buhay? Feeling po ba natin ay malaki ang mga pagkukulang na kinakailangang punuan ng Diyos sa buhay po natin? Do we recognize our emptiness? Nararamdaman, nakikita po ba natin yung mga bagay na kulang sa buhay natin? Maaring, yes, Pastor, punong-puno ako ng pagkukulang. Ang dami kong pangangailangan. Kailangan ko ng pambayad ng ilaw, pang-tuition sa anak ko, kailangan ko ng gamot sa maintenance ko, kailangan ko ng pang-alawan sa anak ko, kahanap ng trabaho, asawa ko nasa abroad, hindi nagpapadala ng pera, so something like that. Wala akong trabaho, wala akong pwedeng asahan. Ang dami nating vacuum, ang daming butas sa loob ng ating pagkatao na kailangan ng punuan. And because of that, lahat ng paraan ay ginagawa na po natin. Lahat ng tao ay gusto nating asahan. Lahat ng ayuda gusto nating puntahan. Even to the point na yung mga nababalita ang mga miracles kung saan-saan, gusto natin tumakbo po doon. Ganyan po ba ang situation po natin sa buhay? Na para bang kahit anong kayod, kahit anong trabaho natin, kulang pa rin. Pero mga kapatid, tiningnan na po ba natin ang sufficiency po ng grace ng Panginoon? Paano po natin titingnan yun? Huwag po natin tingnan yung bukas. Bukas, wala akong makakain. Bukas, wala akong pambili ng bigas. Bukas, wala akong pambayad kay Judith. Bukas, wala akong pang-tuition. Huwag po natin tingnan yung bukas. Tingnan nyo po yung kahapon. Ano nangyari kahapon? It passed. Lumipas, di ba? Andito kayo ngayon. Napagtagumpayan niya yung kahapon. Yung problema mo ngayon, yun din yung problema mo kahapon, di ba? Yung pangangailangan mo kahapon, yun din yung pangangailangan mo bukas. You know why, mga kapatid? What I can tell you is how I see the abundancy and sufficiency of God's grace. Sa totoo lang po, sa desire nating mga tao, sa mga pangarap na meron tayo sa buhay, sa mga aspirations po natin, wala pong makapagpupuno po niyan. Gusto mong maging engineer, gusto mong maging doktor, gusto mong maging successful na businessman, gusto mo na maging sikat, gusto mo maging pinakamanga pangyarihan, walang tao na makapagbibigay sa iyo niyan. Walang makapag-fulfill na mga dreams mo in a complete sense. Kahit naging doktor ka na, naging engineer ka na, naging top 1 ka sa board exam, naging mahusay ka na abogado, naging mahusay ka na doktor, pakiramdam mo palaging may kulang. Hindi ka mapupuno, mga kapatid. Hindi tayo mapupuno. Lagi tayong naghahanap, lagi tayong merong gusto. Laging meron tayong kulang. You know why? Because we don't allow the sufficiency of grace to fill us. Dahil yung sufficiency, hinahanap natin
sa mga bagay. Hindi natin pinapahintulutan po yung sufficiency po ng grace na maramdaman at maranasan po natin. And that is only possible by faith. That is only possible by faith. And that is the faith, the kind of faith na meron po itong Greek woman na to. Kahit laglag lang, sufficient na para sa kanya. Because ang tingin niya sa laglag na yan is a sufficient, abundant grace of God. Alam niyo, kahit ulanan kayo ng pera, ulanan kayo ng pagpapala ng Panginoon, kung hindi sufficient ang grace sa paningin niyo, lagi kayong kulang. Lagi kayong hindi makukontento. Lagi tayong naghahanap. Lagi tayong hindi fulfilled. Lagi tayong bigo. Diba? So, yan po ang larawan na ipinapakita po dito nitong picture po na ito. At yan po ang point ni Jesus Christ. That's why, sa ganitong kaparaanan, sa pamamagitan ng mga miracle, sa pamamagitan ng babaeng ito, pinapakita niya sa mga disciples kung ano ang kaya niyang gawin sa kanilang mga buhay. That even yung breadcrumbs na manggagaling po sa biyaya ng Diyos is enough, is sufficient because that is His grace. That is an abundant and sufficient grace ng atin pong Panginoon. Happiness in life, para bang napakailap ng kaligayahan sa mundo. Di po ba? Kung single tayo, naghahanap po tayo ng partner, akala natin, yung partner natin, sinasabi natin, he completes me. She completes me. Di ba? Ganun po tayo sa mga love story po natin, eh, di po ba? Pero that's a fallacy. Yan po ay isang kasinungalingan, mga kapatid. Kahit mabigyan ka ng boyfriend na pinakagwapo, magkakaproblema ka. Dahil hindi lang ikaw magkaka-interes sa kanya. Kahit bigyan ka ng pinakamayaman na asawa, magkakaproblema ka. Dahil sobra-sobra yung pwede niyang ibigay sa'yo, ibibigay niya rin sa iba. Madaming problema ang buhay ng tao na hindi natin kayang i-address, mga kapatid. Kung ang tagumpay ay hinahanap natin sa pamamagitan ng mga ganyang mga bagay, sa pamamagitan ng tagumpay na nakikita natin sa mundong ito, kung andyan po ang basihan natin ng happiness po natin, ng fulfillment po natin, patuloy po tayong mabibigo. Pero kung titingnan po natin ang laki ng biyaya ng Diyos sa atin pong buhay, kahit nakatira po tayo sa barong-barong, pwede po nating maranasan ang joy, yung happiness, at yung sufficiency po ng Panginoon sa buhay po natin. Nasasabihin natin, Lord, even your breadcrumbs is enough. Masaya na ako dyan. Dahil ang pagtingin natin sa source ng ating kaligayahan ay ang biyaya na ating tinatanggap sa Panginoon. I would like to tell you, mga kapatid, ang dami po mga Christians na failure po sa pag-honor ng kanila pong Diyos. At karamihan po sa kanila, mga Kristiyano na matatagumpay. Mga businessmen na malalaki po ang kanila pong mga kinikita po sa buhay. Mga tao na professionally successful. Alam niyo po ba?
ang isang businessman na kumikita po ng 20 million a month, ng 50 million a month, ng 100 million a month, ay hirap na hirap po yan pagdating po sa giving sa Panginoon. Akala lang po natin, ay, ang laki na ng pera niya, madali na siya mga, ano, hindi niyo po ba alam na itong mga kayamanan sa mundong ito ay katulad po sa isang pabigat na anchor ng barko. Na kinakailangan po nating ilaglag para mag-stable po yung barko. Pero hindi po natin mailaglag kasi ayaw po natin. Andiyan po yung pag-ibig po natin. Andiyan po yung basis ng kaligayahan natin. Eh. Pero kung ang basis po ng kaligayahan natin nasa grace po ng Panginoong Jesucristo, wala pong magiging mahirap po para sa atin. Hindi po mahirap sumunod sa Panginoon. Hindi po mahirap na absent ako ng Sunday para mag-worship sa Lord because yung sufficiency ko, yung joy ko, yung happiness ko, diyan nakabase. Yan po yung ano, yan po yung point ng Panginoong Jesucristo. Yan din ang gustong ituro ng Panginoong Jesucristo. Yung kanyang yung sufficiency ng grace po niya nais niyang ituro sa mga alagad niya. At ito hindi na naman to naintindihan ng mga disciples. Hindi na naman naintindihan ng mga disciples itong talinghaga na ito at itong conversation na ito nitong Greek woman na to at ng ating Panginoong Jesucristo. Pero look at mga kapatid, ilagay po natin ang atin pong mata, ang atin pong shoes, ang atin pong paa sa kalagayan po nitong babae po na ito. Sino po ang gusto na meron pong anak na demon possessed? Gusto po ba natin? Alam niyo po ba ang isang anak na merong demon possessed? Sa kultura po ng mga Jews? It's kind of like kayong lahat ay mga demons. Kayong lahat masasama. Kayong lahat ay, di ba? Sinong makikipagkaibigan sa'yo? Sinong makikipagnegosyo sa'yo? Sino? You will become outcast. So, gusto po ba natin na andito sa kalagayan ng babaeng ito? Of course, hindi. Di po ba? Hindi natin yun gusto. Kaya ganun na lamang ang paglapit ng babaeng ito sa Panginoong Jesucristo. Ganun na lang ang kanyang pag-iyak at pagmamakaawa sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, nakita niya na si Jesus Christ ang sagot sa kanyang buhay. Kaya naman, sabi sa verse 29, "Then he said to her, 'For this saying, go your way.'" Tingnan niyo po sa Tagalog. Ang sabi po sa Tagalog, "Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, 'Dahil sa sagot mong iyan, maaari ka nang umuwi. Lumabas na sa anak mo ang masamang espiritu.'" Ano ba ang laman, ang meron dito sa sagot ng babaeng ito? Bakit ang sagot ng Panginoon sa kanya, "Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, 'Dahil sa sagot mong yan, umuwi ka na.'" Ano ba ang laman ng sagot na ito ng babaeng ito? Kaya sabi ng Panginoon, perfect. Dahil sa sagot mong yan, okay. Kahit wala kang karapatan sa akin, kahit mababang uri ka ng tao, kahit wala kang beauty, wala kang ganda, wala kang title, wala kang favor na, wala kang, kumbaga wala akong pwedeng tingnan para bigyan kita ng favor, so kahit hindi kita gustong tingnan or hindi maganda ang paningin ko sa'yo, marumi ka, makasalanan ka, go home. Umuwi ka na, magaling na ang anak mo. Ano ang nakita ng Panginoon sa sagot ng babaeng ito? Sabi dito, "Dahil sa sagot mong yan, maaari ka nang umuwi." Ano ang nakita? Ano ang meron sa sagot ng babaeng ito? Pananampalataya, yung faith ng babaeng ito, ang laman ng kanyang sagot. So,
our faith, the kind of a persevering and persistent faith na meron po ang isa pong anak ng Diyos, is what we need. Yun po ang tunay po nating kailangan. We should not doubt. Hindi po tayo, hindi natin, huwag nating pagdudahan po ang pag-ibig at ang intention po ng Diyos sa buhay po natin. For all the people na nakapaligid po sa atin, mga kapatid, for all the people, our boss, our friends, our teacher, yung nanay natin, yung tatay natin, yung kapatid natin, lahat ng mga tao nakapalibot po sa atin, tingnan po natin. Wala pong mas bubuti at mas gaganda na purpose at intention sa atin kahit sino pa man sa mga taong nakapalibot sa atin na inaakala natin nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Wala pong tatalo at mas gaganda pa sa intention ng Diyos sa buhay po natin. Hindi po na kayang talunin at kayang tapatan ng kahit sino pa man yung goodness at faithfulness, yung intended plan ng Diyos sa buhay po natin. Ako, meron ako magandang plano sa aking mga anak. Lahat ginagawa ko, sinasakripisyo ko yung aking katawan, yung aking pagod, yung aking sarili, yung aking oras, lahat ginagawa ko dahil meron akong magandang plano, may magandang intention ako sa aking anak. Pero hindi ko kayang talunin at hindi kayang gandahan, hindi kayang higitan ng aking intensyon, yung mabuting intensyon ng Diyos sa buhay ng aking mga anak. Ganun po ang pagtingin ng atin pong pananampalataya sa atin pong Diyos. Na yung intensyon ng Diyos sa buhay po natin ay wala pong makadadaig. Romans chapter 8 verse 28, for all things work together for good for those who love God. Who are those who love God? Sino yun? Yung kanya pong mga anak. So sino po ang tatalo sa intention, sa mabuting layunin ng Diyos sa buhay po natin? Wala pong tatalo po sa intention po ng Diyos sa buhay po natin. And that is the beauty na makikita po natin sa Diyos na atin pong pinanampalatayanan. So we should never doubt on the intention of God. Huwag po nating pagdudahan, huwag po tayo mag-double mind sa intention ng Diyos sa buhay po natin, sa layunin niya para sa atin. Huwag po tayong mag-second guess. Ah, pwede bang gawin ng Diyos sa buhay natin to? Ah, ayaw ba ng Diyos sa buhay natin to? Ah, ayaw ba ng Panginoon ng ganito? Ah, gusto ba ng Panginoon ng ganito? Huwag po tayo mag-second guess. Ito ba ang gusto ng Diyos? Ano yung gusto ng Diyos? Panginoon, ito ba ang gusto mo? Tatanungin natin ang Panginoon. Ang tanong, ang sagot lang naman, madali eh. Ano ba ang gusto mo, Lord? Ano ba ang gusto mo? Diba? Paano natin malalaman ang gusto ng Diyos sa buhay natin? Isa lang naman eh. Isa lang ang test question sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Sa lahat ng decisions natin, sa lahat ng gusto nating gawin, ang tanong lang dyan, does it glorify God? If the answer is no, ibig sabihin, hindi yan ang gusto mong gawin ng Diyos sa buhay, hindi yan ang gusto ng Diyos para sa'yo. But if the answer is yes, go. Never doubt the intention of God in our lives. So, yung pananampalataya ng babaeng ito, wala po siyang pagdududa. Wala po siyang pagdadalawang isip. Wala po siyang, hindi po niya ikinahiya. Hindi po siya nahiya sa harapan po ng Diyos, sa harapan ng mga tao, na ipakita yung kanyang pananampalataya. At ito po ang laman ng kanya pong sagot. Ito po ang nakita ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya,
For this saying, go your way, the demon has gone out of your daughter. And mind you, mga kapatid, sa lahat po ng mga miracles na ginawa po ng Panginoon, ito lang po yung miracle na ginawa ng Diyos na wala siyang presence. Nawala siya doon sa bahay nung anak ng babaeng ito para hipuin, ipagdasal, o lagyan ng kung ano-ano para gumaling. Just by saying, go home. Your daughter is well. Magaling na ang iyong anak. Ito lang yung occasion na naggumawa ng miracle ang Panginoong Jesucristo na malayo siya, na wala yung kanyang presence. What does it mean? God is the God of all present. Di po ba? God is a God of all present. Because He is an omniscient God. Huwag po nating pagdudahan yung kayang gawin po ng Diyos. Ang mabuting kalooban po ng Diyos, huwag po nating pagdudahan. Kaya po niyang gawin ang pinakamabuti para po sa atin. So, sa marami pong pagkakataon, ganito ang sinasabi ng Panginoon, go home, umuwi ka na, magaling ka na, go home, tapos na, matagumpay ka na, go home, sayo na yan, go home. Like for example, in Mark chapter 2 verse 10, anong sabi niya doon sa isang paralytic man? Sabi niya sa verse 11, sa verse 10, but so that you may know the Son of Man has authority on earth to forgive sins, He said to the paralytic man, I tell you, get up, pick up your mat, and go home. Go home, umuwi ka na, magaling ka na. Just by saying, go home. Chapter 5, verse 33, the woman, knowing what had happened to her, came and fell down before him, trembling in fear, and she told him the whole truth. Ito yung babae na dinudugo ng mahigit 10 taon na. Sabi ng Panginoon, daughter, said Jesus, your faith has healed you. Go. Go in peace and be free of your affliction. So, just by saying go. Mark chapter 5, verse 50 to 51. Actually, Mark chapter 10 po ito. So, hindi yan chapter 5. Chapter 10. Throwing his cloak, si Bartimaeus po, jumped up and came to Jesus. What do you want me to do for you? Sabi ng Panginoon. Sabi ni Bartimaeus, Rabboni, sino yung Bartimaeus? Yung bulag, di po ba? The blind man. Let me see again, sabi ni Bartimaeus. Ano sabi ng Panginoon? Go. Itong salita pong go, makikita po natin ito pa ulit-ulit dito po sa Book of Mark. Dahil tinuturuan po niya ang mga disciples to go into the mission. At yan din po ang itinuturo po sa atin ng Panginoon. To go. Yan po yung mission na nais ituro ng Panginoon sa kanya pong mga alagad at sa panahon po natin ngayon. Pag sinabi ng Panginoon, go, don't hesitate. God knows your future. He is there. Andun na po ang Panginoon sa future po natin. Amen? Kaya, pagdating po dito, sabi dito, the demon has gone. Sabi ng Panginoon, the word gone means ito ay isang perfect tense. Indicate total cureness or kagalingan. Cure was already complete. Kaya sabi sa verse 30, and when she had come to her house, nung makauwi na po ang babaeng ito, she found the demon gone out. Wala na po yung demon. And her daughter lying on bed. So, mga kapatid, yan po ang tinuturo sa atin ng Panginoon maging sa panahon po na ito. Ang kwentong ito ay nagpakita sa atin ng kaganapan po ng plano ng Diyos ng pagliligtas, hindi lang po sa mga hintil, ay hindi lang po sa mga Jew, kundi maging sa mga Gentiles na katulad din po natin. Kaya ang sabi ni Paul sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. So, yan. Pinasimulan po at ginanap ng Panginoong Jesucristo yung kanya pong plan of salvation, hindi lang po sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Gentiles. At ano ang nakita po natin doon? Yung faith nung Gentile woman.
Yung faith ng Gentile woman is what God wants for every people na nais niya pong maligtas. At yung pananampalataya na yon drives the woman to press or to keep on to become persistent sa kanyang request sa Panginoon. Again, if God has something to do, kung merong gagawin ang Diyos sa buhay natin, He first revolutionized the faith of His children. So pinagtitibay po ng Panginoon ang pananampalataya ng kanya pong mga anak. Bakit ang Panginoong Jesucristo, madami pong miracles na ipinapakita po, na nasasaksihan itong mga alagad po na ito. Sa Book of John, si John nag-record po ng pinakamaraming miracles ng Panginoong Jesucristo. At ano ang sabi niya doon? Itong mga miracles na to was purposely done so that you may believe to establish the faith. At ito po yung nais ng Diyos sa mga disciples na kanya pong tinuturuan to revolutionize their faith. Upang patatagin, palakasin, strengthen yung kanilang pananampalataya because ang plano ng Diyos sa buhay nila is to do something great. To turn the world upside down. Diba? Upang baliktarin ang mundo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Magpasalamat po tayo sa Panginoon because of that work of God in His disciples, naging recipient po tayo. Nakita po natin at nakilala po ang Panginoong Jesucristo. And we believe. Can we revolutionize po ng Diyos yung atin pong pananampalataya for us to be able to live in faith in Jesus Christ. And ang nais po ng Diyos sa buhay po natin is to keep living by faith. Patuloy po tayong mabuhay sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang kayang gawin, sa sufficiency ng kanya pong grace. Because His grace is truly abundant. Amen? Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Father God, marami pong salamat sa bahaging ito ng aming pong pag-aaral ng inyong pong mga salita. Kayo po ang Diyos na patuloy po na nagtatag aming Panginoon ng mga planuhin po na ito aming Panginoon. Ang inyong pong layunin sa aming pong buhay ay hindi po namin kayang pagdudahan, Panginoon. Nais po namin, O Diyos, na patuloy po na tingnan aming Panginoon ang mabuti po ninyong kalooban, aming Ama. At nais po namin itong lakaran. Kaya sa umagang ito, aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat nabuksan po ang bahagi ng inyong mga salita. Nagpakita ng isa pong persistent at persevering faith po na isa pong Gentile woman. At ang nilalaman po ng pananampalatayang ito ay nagsasabi ng kabutihan at kaya po ninyong gawin sa amin pong mabuhay. Na kayo ay Diyos na makapanaligan, kayo po ay Diyos na masasandigan, na kayo po ang Diyos na may mabuting plano po sa amin pong mga future. Salamat po aming Panginoon. Patuloy lamang po ninyong pagtibayin, O Diyos, ang amin pong mga pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral at pakinig po ng inyo pong mga salita. Ano man po ang kalagayan po ng bawat isa sa amin sa araw po na ito, maaring may mga pangangailangan po ang bawat isa aming Panginoon. And today, O God, just like this Canaanite woman, just like this Gentile woman, Panginoon, we believe, Lord, we believe, O God, in the sufficiency of Your grace, aming Panginoon, na kahit nga po buti lamang o breadcrumbs lamang ng inyo pong biyaya, ay sufficient na po sa amin pong buhay. Abundant na po yun para sa amin. To heal us, to give us joy, to give us peace, to enjoy
our Christian life. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa lahat po ng kanila pong mga aspirations, sa lahat po ng kanila pong mga planuhin. Sila na mga nagtitiwala at patuloy po na umaasa at sumasandig sa pamamagitan ng kanila pong pananampalataya. Salamat po aming Panginoon. Binibigay at binabalik lamang po namin sa inyo ang lahat po ng kapurihan at ang kaluwalhatian. Salamat po, O Diyos. Ito ang dalangin po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay magpapatuloy sa ating pong gawain sa bahagi pong ito. Tawagin ko po yung nanalangin po para sa ating pong pagkakaloob. Morning. Samahan niyo po ako sa ating pagkakaloob. Lord, marami pong salamat sa mga pinagkakaloob niyo po sa amin. Sa patuloy na pagbibigay ng sufficiency sa amin, Lord, sa aming joy at peace sa aming buhay. Kayo po ang patuloy na magbigay ng apoy sa aming mga puso para po patuloy po kaming makapagsamba po sa inyo. Lord, marami rin po salamat sa mga pinagkakaloob niyo mga pagsubok sa aming buhay. Kayo rin po sana ang umabot sa mga pangangailangan po ng bawat servant po sa inyo, Lord. Patuloy niyo rin pong pasiglahin ang aming pananambahan sa inyo, Lord. Pinupuri po namin kayo at sana po patuloy pong lumago ang aming mga pananampalataya sa inyo. Lord, maraming salamat po sa mga blessing na pinagkakaloob nyo sa bawat isa na nandito at kayo rin po ang patuloy na umabot sa mga taong hindi pa po nakaka-pasyal po dito sa pananambahan ng Diyos. Sana po nataguyod po namin ang bawat isa at palakasin ang bawat isa. Ibigay po naman sa mataas na papuri at pasasalamat sa inyo. To Lord. Amen. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at sa atin pong pagtatapos, patuloy lamang po nating pasalamatan po ang Panginoon. Tawagin ko lang po yung atin pong praise and worship team. But before that, mga kapatid, isa pong reminder or announcement ang nais ko pong ibigay sa inyo. Tayo po ay magkakaroon po ng... Hindi nakikita yung aking screen. Ayan. Tayo po ay magkakaroon po ng... Vacation Bible School ngayong July 22 hanggang July 30. Every Saturday po ito at gaganapin po ito sa dito po sa church from 1:30 p.m. to 5:30 p.m. So ito po ay Saturday and Sunday. So basically parang ano lang to? Parang half month, no? Half month lang siya. Okay, dalawang, parang 2 weeks and one Sunday. Yan, 2 weeks and one Sunday. So, and mamaya, meron po tayong seeds. Ito po yung quarterly national meet natin. So, lahat po ng mga young people ay inaanyayahan po natin na dumalo. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay magpasalamat po sa Panginoon. Let's just sing another worship song sa Lord. Sa atin pong pagtatapos. Hallelujah. Father God, salamat po for a wonderful blessings na meron po kami sa araw po na ito. Salamat po, Diyos. Patuloy po namin kayong pinapasalamatan
Una at higit sa lahat, aming Panginoon, sa inyo pong katapatan sa amin pong mga buhay. At higit sa lahat, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat patuloy po kayong may ginagawa po sa amin pong mga buhay. May mga himala po sa bawat araw. May pagtatagumpay aming Panginoon. At nararanasan po namin ang patuloy po na kasiyahan, kagalakan, because your grace is sufficient, aming Panginoon. Your grace is abundant, Lord. O salamat, O Diyos. May our worship, O God, be a way of our thanksgiving and gratitude sa hapon po, sa umaga pong ito, aming Panginoon. Hallelujah. Gas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay niyaalay. Bukas Bukas noon ngayon magpakailan.
Lord. Salamat po aming Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tunay nga po na kayo po ang mabuting Diyos, aming Panginoon. At patuloy po kami na nagtitiwala, aming Panginoon, sa lahat po ng inyo pong mga layunin sa amin pong mga buhay. Patuloy lamang po naming dalangin, O God, na ingatan po ninyo kami, O Diyos. Ano man po ang aming pong ginagawa, saan man po kami pumaroon, ano man po ang mga planuhin, mga hakbangin na dapat po nang gawin aming Panginoon. Ingatan po ninyo kami, O God, sapagkat ang nais po namin, O Diyos, ay sundan at lakaran ang inyo pong kalooban, aming Panginoon. Nais po namin, O Diyos, na tahakin ang direksyon na itinuturo po ninyo sa amin. Pagliwanagin lamang po ninyo ang aming pong mga buhay upang mapagpala po, Panginoon, ang bawat tao na titingin po sa amin pong mga buhay. Bigyan po ninyo kami ng pagkakataon na maging instrumento po ninyo kami, O Diyos, upang maranasan naman ng iba ang inyo pong pagliligtas, ang inyo pong mayamang biyaya, ang inyo pong pagpapala na patuloy po ninyong nais, O God, maranasan ng inyo pong mga anak, aming Panginoon. Sa amin pong paglabas, Panginoon, sa pananambahan po na ito, sa amin pong mga gagawin after this, in the following days, O God, in our works, even sa amin pong mga schools, wherever we go, Lord, hayaan po ninyo, O Diyos, na taglayin po namin ang kagalakan na amin pong nararanasan sa oras po na ito, aming Panginoon. At patuloy lamang po na panabikan po namin, O God, ang inyo pong mga salita, aming Panginoon. Salamat po, aming Ama, binibigay po namin sa inyo ang lahat po ng kapurihan at ang lahat po ng kaluwalhatian. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po.